Pinag-isa ng granada at pinagbabaril ang tanggapan ng Drug Enforcement Unit sa Caloocan kanina madaling araw. Isa po sa tinitingnan nilang posibleng dahilan dito, ang sunod-sunod nilang drug operations. Tinutukan niya ni Katrina Son. Bakas pa ang mga tama ng bala ng baril sa pinto ng tanggapan ng Drug Enforcement Unit ng Northern Police District sa dagat-dagatan Caloocan. Natapyasan din ang bahagi ito ng hagdanan. Mag-aalas 2 ng madaling araw ng pagbabarili ng opisina at hagisan pa ng granada. Pati ang sasakyang nakaparada, nadamay. Batay sa inisyal na investigasyon, nakasakay sa motorsiklo ang mga di pa nakikilalang salarin. Naghagis po sila ng granada sa harapan po ng ating District Drug Enforcement Unit. Nung pagkatapos po ng kanilang paghagis po ng granada ay nagpapaputok na po sila ng baril. Wala namang nasugatan o nasawi sa insidente. Hinala nila. Pagbabanta ito dahil sa sunod-sunod nilang drug operations. Ang ating drug enforcement unit ay marami po silang mga operations itong mga nakarang araw. Siguro po ang tinitingnan natin yung aggressive law enforcement operations ng DDEU. May persons of interest na ang mga otoridad. Nagsasagawa ng joint investigation ng NPD Drug Enforcement Unit at ang CIDG sa NPD na parehong nag-oopisina sa naturang satellite office. Itinuturing daw nila itong isolated incident. Gayunman, mas papaitingin daw nila ang seguridad sa lugar para hindi na ito maulit. I already directed all the police units natin na mag-conduct ng security survey inspection ulit. Revisit yung kanilang mga security preparation, yung kanilang mga security aspect ng lahat na kampo para at least hindi na mangyari yung ganitong insidente. Patuloy ang follow-up operations para mahuli ang mga salari. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.